Apostol San Pablo, Martir y Apostol de los Gentiles. Kolonige. Kunin at basahin. Matapos marinig ang isang tinig na nagbanggit nito, binuklat ni San Agustin ang Biblia at ang kanyang unang nasilayan ay ang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Roma na nagpapahayag ng pagpapanibagong buhay at pagbabalik loob dahil sa Ebanghelyo na namang siyang naging hudyat ng pagbabalik loob ni San Agustin. Ito rin ang natatanging dahilan kung bakit sa ating hanay ay bahagi ang imahe ni San Pablo Apostol. Ang kanyang kapistahan ay pinagdiriwang tuwing 25 ng Enero at tuwing 29 ng Hunyo kasabay ng pagpaparangal kay San Pedro Apostol. Ang pagkakakilanlan ni San Pablo ay isang espada na sumasagisag sa kanyang pagkamartir sa pamamagitan ng pagtugot sa kanyang ulo at libro na kumakatawan sa kanyang mga sulat sa mga unang pamayan ng Kristiyanong Hintil. Ang imaheng ito ni San Pablo ay nasa pangalaga ng pamilya de Leon Garcia. Apostol San Pablo, martir at apostol ng mga Hintil. Ipanalangin mo kami. San Antonio Abad, fundador del movimiento eremítico. Si San Antonio Abad ang unang nagtatag ng komunidad ng mga ermitanyo sa ilalim ng iisang pinuno o abad. Ito ang magsilbing inspirasyon sa San Agustin sa pagbao ng isang komunidad na ang pamumuhay ay nakabatay sa regula na kanyang isinulat. Ang regula o regla ni San Agustin ang sinasabing isa sa mga pinakamatandang alituntunin ng buhay monastiko. Ang pagiging ehemplo ni San Antonio Abad sa buhay ni San Agustin ang siyang dahilan kung bakit noon pa man ay bahagi na siya ng ating mga pagdiriwang. Ipinagdiriwang ang kanyang kapistahan tuwing 17 ng Enero. Ang isa sa mga tanyag na pagkakakilanlan ni San Antonio Abad ay isang demonyo sa anyo ng isang baboy na sa kanya ay tumukso. Ang imahe nito ni San Antonio ay nasa pangalaga ng pamilya Ignacio. San Antonio Abad, tagapagtatag ng mga komunidad ng mga ermitanyo ng simbahang Katolika. Ipanalangin mo kami. San Ambrosio de Milan, Obispo, Doktor de la Santa Iglesia, Teologo y Orador. Si Ambrosio ang kasalukuyang obispo ng Milan. Noong si Agustin ay nagsimulang magbagong buhay at ang kanyang mga pangangaral at pakikibaka sa mga tumutuligsa sa simbahan ang ilang sa mga dahilan kung bakit napukaw sa Kristyanismo si San Agustin at tuluyang nagpabinyag sa kanya upang maging ganap na Katoliko. Isa si San Ambrosio sa apat na pangunahing pantas o doktor ng simbahan. Kasama niya bilang pangunahing pantas sina San Gregorio Magno, San Jeronimo at San Agustin. Ang kanyang kapistahan ay pinagdiriwang ng simbahan tuwing 7 ng Disyembre. Ayon sa tradisyon, noong siya ay sanggol pa lamang, pinamugaran ng bubuyog ang kanyang muka at nakita ng ama na ang kanyang dila ay nababalot ng matamis na pulot. Dahil dito, inisip nito na maaaring maging mahusay na orador ang kanyang anak na siya namang nangyari. Ang simbahang panganaman
ay sumasagisag sa pagiging pantas ng simbahan. Ang imahe ito ni San Ambrosio ay nasa pangangalaga ng pamilya Laya at pamilya Canosa. San Ambrosio ng Milan, obispo, pantas ng simbahan, teologo at orador, ipanalangin mo kami. Ang hanay ng mga Beatong Agustino. Beato Anselmo Polanco Fontecha. Tubong Espanya sa edad na 16 na taon noong 1897 ay mapabilang si Anselmo sa mga Agustino at noong 1907 ay inordinahan siyang maging pari. Siya ay naglingkod bilang fornitor ng mga batang relihiyoso at profesor ng teolohiya sa seminaryo ng ordeno. Siya ay naging provincial ng Santissimo Nombre del Jesus na nakabase sa Pilipinas noong 1932. Sa kanyang pagminisyon, hinimok niya ang mga kapwa Agustino na ipagpatuloy at pagbutihin ang ebanghelisasyon kanilang nasimulan at upang mamuhay ng tapat sa Panginoon tulad ni San Agustin. Siya ay itinalaga bilang obispo ng Teruel sa Espanya noong 1935 na noon ay nababalit ng tensyon at nanahuban ng pagkakahati-hati ng dulot ng Gera Civil. Dahil sa kanyang pangaral at panindigan, siya ay dinakit ng mga kalabang tumutuligsa sa Katolisismo noong 1938. At makalipas ang isang taon noong Pebrero 1931, bago tuloy niyang matundukan ang gera, siya ay naging martir ng pananampalataya sa pamamagitan ng firing squad. Ang pista ni Beato Anselmo ay pinagdiriwang tuwing ikapito ng Pebrero at ang imahen niya ay ating harapan ay nasa pangangalaga ng pamilya Basco. Beato Anselmo Polanco Fontecha, obispo at martir. Ipanalangin mo kami. Beato Federico de Ratisbona, religioso. Sa lungsod ng Ratisbon sa bansang Alemanya, ipinanganak si Beato Federico. Sa parehong lungsod, sumapi siya sa orden ng mga Agustino sa monasteryo ni San Nicolas. Ginamit niya ang kanyang kakayahan na talento sa pagkakapintero upang mapaglingkuran ang kanyang kinabibilangang samangal. Kilala siya sa pag-uukol na panahon sa pananalangin, sa pagpapakita ng malasakit sa mga kapuspalad, at sa masidhing debosyon sa banal na sakramento. Isa sa mga lehenda ukol kay Beato Federico ay nang misa siya'y dinapuan ng malubhang sakit at hindi makakadalo sa banal na misa. Isang anghel ang nagpunta sa kanya upang bigyan ng banal na komunyon. Pumanaw siya noong 29 ng Nobyembre, 1329. Ang kanyang mga labi ay nakahimlay sa parokya ng Santa Cecilia, Ratisbon. Maraming himala ang naiugnay sa kanyang pamamagitan. Siya ay nahirang na biyato noong 1909 ni Papa Pio XI. Ang kanyang kapistahan ay tuwing 29 ng Nobyembre, araw ng kanyang kamatayan. Ang ilang ito ni Beato Federico ay nasa pangalaga ng pamilya Quechua, Trinidad. Beato Federico ng Ratisbona, religyoso. Ipanalangin mo kami. Beato Esteban Belasini Previsitor. Si Luigi Giuseppe Belasini ay ipinanganak sa Italia noong 1774. Noong siya ay pumasok sa monasteryo na San Marcos,
ay sinimulan niyang gamitin ang pangalang Esteban. Siya inordinahan sa pagpapari noong 1797, panahon ng pambabatiko sa pagwasak ng tropa ni Napoleon Bonaparte sa simbahan bilang isang institusyon sa Italia. Bilang isang guro, hinikayat niya ang mga kabataan sa Kristyanismo upang mapanuto ang kanilang mga buhay. Ang kanyang tahanan ay kanyang binuksan upang maging paaralan ng mga mahihirap. Dahil sa pagmamahal sa kabataan, siya ay natasang maging direktor ng nobisyado. Ang mga huling sandali ng kanyang buhay ay kanyang ginugol sa dambana ng Birhen del Buen Consejo sa Gusano, titulo ng mahal na birhen na malapit sa kanyang puso. Noong pumutok ang epidemya sa kanyang nasasakupan, kinalinga niya ang mga may sakit at mga naghihingalo hanggang sa siya mismo ay dapuan ng karamdaman dahil sa sugat na kanyang tinamo sa kanyang binti na kanyang ikinamatay. Ipinagdiriwang ang kanyang kapistahan tuwing 3 Pebrero. Ang imahing ito ni San Esteban ay nasa pangangalaga ng pamilya San Juan Cano. San Esteban Belesini, Paring Agustino. Ipanalangin mo kami. Beata Elena Valentini Cavalcanti Deodini, Viuda y Religiosa. Matapos magkaroon ng 6 na anak at magyuda, sumapi si Elena sa Tercera Orden ni San Agustin o binubuo ng mga laiko. Pinalikuran niya ang karangyaan at pinili niyang mamuhay ng simple at payap. Kanyang pinamahagi ang mga magagarang damit at kusuotan sa mga mahihirap at mga nangailangan, at binihisan ang sarili na malayo sa kanyang nakasanayang estilo at pamamaraan. Ang huling 3 taon ng kanyang buhay ay binalot ng malubhang karamdaman, at noong 23 ng Abril siya ay pumanaw, at ang maluwalhating araw ding iyon ang itinakdang araw upang ipagbiwang ang kanyang kapistangan. Mapapasing may tamang kustodya o ostensoryo ang imahen ni Beata Elena at koronang tinig dahil sa kanyang marugdob na pagmamahal at pagdedebosyon sa Santissimo Sacramento at sa pagpapakasakit ng ating Panginoong Hesukristo. Ang imahe po ito ni Beata Elena ay nasa pangangalaga ng Pamilya Manalili at Pamilya Simbulan. Ay! Beata Elena Manalili, Biyuda at Religiosa. Ipanalangin mo kami. Beato Juan Bufalari de Rieti, Religioso Ermitaño. Payak, mapagkumbaba at masayangin. Ganito nila ay inilarawan ang batang si Juan Bufalari. Ngunit bata mang pumasok sa buhay religyoso, siya ay puspos ng pagmamahal at pag-aaruga sa mga nakakatandang miyembro na orden. Para sa kanya, siya ang pinakaabang lingkod ng mga lingkod at ginampanan niya ang mga tungkulin na kaata sa kanya ng may kababaang loob. Sinasabing siya ay naglingkod din bilang isang sakristan sa kanilang monasteryo. Dulot na rin ang pagiging inosente, minsan siyang nakitang nananangis at nang tanungin siya kung bakit siya sumagot siya ng buti pa nga ang mga ibon, mga puno at halaman. Sila ay tapat at sumusunod sa Panginoon. Subalit ang mga tao na pinagkuha ng walang hanggang buhay ay hindi tumatalima sa may likha sa lahat. Siya ay sinalubong ng mga anghel sa edad na 17. Ang kanyang kapistahan ay pinagdiriwang tuwing 2 Agosto. Ang imahe namang ito ni Beato Juan Bufalari ay nasa pangangalaga ng Pamilya Cruz. Beato Juan Bufalari ng Rieti Religioso. Ipanalangin mo kami. Beata Julia de la Vena de Saltado,
Bupalari Darieti, Rehiloso Ermitanyo. Tayak na pagkumbaba at masayahin, ganito nila kung ilarawan ang batang si Juan Bufalari. Ngunit bata mang pumasok sa buhay reliyoso, siya ay puspos ng pagmamahal at pag-aaruga sa mga nakakatandang miyembro ng orden. Para sa kanya, siya ang pinakaabang lingkod ng mga lingkod at ginampanan niya ang mga tungkuling nakaata sa kanya ng may kababaang loob. Sinasabing siya ay naglingkod din bilang isang sakristan sa kanilang monasteryo. Dulot na rin ang pagiging inosente. Minsan siyang nakitang nananangis at nang tanong siya kung bakit, sumagot siya nang buti pa ang mga ibon, mga puno at halaman, sila ay tapat at sumusunod sa Panginoon. Subalit ang mga tao ay pinakwanan ng walang hanggang buhay ay hindi tumatalima sa may likha sa lahat. Siya ay sinalubong ng mga anghel sa edad na 17. Ang kanyang kapistahan ay pinagdiriwang tuwing 2 ng Agosto. Ang imahe naman ito ni Beato Juan Bufalari ay nasa pangangalaga ng Pamilya Cruz. Beato Juan Bufalari ng Reiti Religioso, ipanalangin mo kami. Beata Julia de la Roma de Sertago, Virgen, Reclusa. Si Julia de la Roma ay pinanganak sa Sertago, Italia at maagang naulila. Siya ay tumungo sa Florencia upang maging kasambahay ng isang mayamang pamilya. Sa Florencia na rin siya pumasok sa tercera ordo ng mga Agustino. Ngunit nang magkaroon ng kaguluhan doon, ay umuwi siya sa Sertaldo. Doon, siya ay namuhay na mag-isa na malayo sa mga tao. Ginugol niya ang huling 30 taon ng kanyang buhay sa pag-iisa, pananalangin at pagninilay-nilay. Ang kanyang mga banal na gawain ito ang naging dahilan upang siya ay maging tanyag sa Sertaldo, na kahit siya ay nabubuhay pa, ay kinikilala na siyang banal ng mga taga-roon. Karga ng imahe ang isang bata na kanyang iniligtas nang minsang magkaroon ng malaking sunog sa Sertaldo. Ang kanyang kapistahan ay pinagdiriwang tuwing 9 ng Enero. Ang imaheng ito ni Beata Julia ay nasa pangalaga ng pamilya ng Ñaco Cruz. Beata Julia ng Sertaldo, Birheng namuhay malayo sa karamihan. Ipanalangin mo kami. Beata Cristiana de la Cruz, Virgen. Oringa ang pangalang ibinigay kay Cristiana ng kanyang mga magulang na magsasaka. Napilitan siyang lumisan sa Santa Croce upang takasan ang sapilitang pagpapakasal sa kanya ng kanyang mga kapatid. Nagtungo siya sa Luko kung saan niyang hinihandog ang sarili sa Panginoon. Nagpinitensya siya sa pamagitan ng paglakad ng nakaapak, tuwing taglamig, pagtulog sa sahig at pagliban sa pagkain na may kaakibat na pagdarasal. Sinimulan niyang gamitin ang pangalang Cristiana noong isama siya sa peregrinasyon sa Roma ng pamilyang kanyang pinagsisilbihan. Sa kanyang pagbabalik sa Santa Croce, ay itinatag niya ang isang relihiyosong komunidad para sa kababaihan na nakabatay sa regula ni San Agustin. Tanga niya ang liryo ng pagkabirhen at ang krus na sumasagisag sa bayan ng Santa Croce at sa kanyang pagpupitensya. Ang hawak niyang kaldero ay pagpapala na kanyang isinalba ang kanyang bayan sa matinding pagkagutom sa pamamagitan ng kanyang mga tanim na beans. Ipinagdiriwang ang kanyang kapistahan tuwing 4 ng Enero. Ang imaheng ito ni Beata Cristiana ay nasa pangangalaga ng Pamilya Mercado Santos. Beata Cristiana ng Santa Cruz, Birhen.
ipanalangin mo kami. Beata Cristina Ciccarelli de Elaquila. Beata Veronica de Binasco, Virgen y Mística. Si Veronica ay sinilang sa Binasco sa Italia. Minsan habang tinuturuan ang sarili na magsulat at magbasa, nagpakita ang mahal na Birhen sa kanya. At dahil lumaki hindi nakapag-aral, inilahad ng mahal na Birhen ang kanyang mensahe sa pamagitan ng mga kulay. Puti para sa kadalisayan ng puso at paghahandog ng sarili sa Panginoon. Itim para sa pagiging pasensyosa na magbubunsod ng pagmamahal sa kapwa. At pula para sa pagninilay sa pasyon ni Jesus na magdudulot ng marugdob na pagmamahal sa Panginoon. Pumasok siya sa tercera orden ng mga Agustino sa edad na 22 at ginugol ang buhay sa paninilbihan sa kapwa, lalo na sa mga mahihirap at kapuspanan. Panga ng imahe ang isang maliit na sanga ng punong olibo na sumasagisag sa kadalisayan ng puri at puso tulad ng isang liryo. Ang kapistahan ni Beata Veronica ay ipinagdiriwang tuwing 13 ng Enero. Ang imaheng po ito ni Beata Veronica ay nasa pangangalaga ng pamilya Gonzales Esteban. Beata Veronica ng Binasco, Birhen at Mistika. Ipanalangin mo kami. Ang susunod na bahagi ng prosesyong Agustino ay ang mga hinirang na santo ng Orden ni San Agustin. Ang mga ito ay nakaayos batay sa taon ng kanilang kanonisasyon. Ang unang masisilayan ang siyang bagong hirang ng simbahan, samantalang ang mga nasa bandang hulihan ay ang mga naunang kinilala bilang mga santo ng Orden. San Alonso de Orozco, musiko, predikador, i-eskritor mistiko. Si Alonso nag-aral ng musika at sumali sa koro sa kanilang simbahan nang siya'y bata pa. Sa 2 dekada ng kanyang buhay, siya ay naging bahagi ng Orden ni San Agustin sa ilalim ng pamanatnubay ni Tomas ng Villanueva. Ang kahusayan ni Alonso na magturo ang nagdala sa kanya sa Mexico upang mangaral. Ngunit ang kanyang sakit sa buto ang naging dahilan upang siya ay mapabalik sa Espanya. Doon, siya ay naging prior na kumbento ng Valladolid at predikador ng imperyo ni Haring Carlos IV. Kahit na siya ay nakabilad sa kasikatan at karangyaan ng buhay, pinili niya ang payak na pamumuhay. Isang kahoy na krus ang naging dala ni San Alonso nung siya'y nabubuhay pa. Mapapansin din ang isang aklat na sumasagisag sa hindi mabilang na akdang kanyang isinulat upang humikayat ng mga nagnanais mapabilang sa Orden ni San Agustin. Ang kanyang kapistahan ay pinagdiriwang tuwing 19 ng Setyembre, araw ng kanyang kamatayan. Ang imahe ito ni San Alonso ay nasa pangalaga ng pamilya Hernandez Manuel. San Alonso ng Orozco, musiko, predikador at mistikong manunulat. Ipanalangin mo kami. San Ezequiel Moreno y Diaz, Agustino Recoleto, misyonero, obispo de Peñaray y pasto, patron de los Agustinos Recoletos en las Filipinas. Si Ezequiel ay pinanganak sa Alfaro sa Espanya, nasalat sa mga material na bagay, ngunit pinalaki ng kanyang mga magulang na mayaman sa pagmamahal sa Diyos. Napabilang siya sa mga Agustino Recoleto sa Montegudo, kung saan mayroong monasteryo na noon ay taniyag sa pagkapadala ng mga misyonero sa Amerika at sa Pilipinas.
Dumating si Ezekiel dito sa Maynila noong 1870 at dito na rin siyang inordinehang maging pari noong 1871. Sa 15 taong pamamalagi sa Pilipinas, naging matatas siya sa Pilipino at nakapaglingkod sa mga lalawigan ng Iloilo, Mindoro, Palawan, Batangas at Cavite. Nang siya ay padala sa Colombia, kanyang hinimok ang mga taga roon at ipinaglaban ang kanilang relihiyong Katolisismo laban sa pagtuliksang hatid ng maruming politika. Siya naman ay inordinahang maging obispo ng Piniara at ng Pasto noong 1893. Taong 1906, na mapag-alamang siya ay may sakit na kanser, na agad din kumitil sa kanyang mabungang buhay noong 19 ng Agosto, araw ng kanyang kapistahan. Ang imahe nito ni San Ezekiel ay nasa pangangalaga ng pamilya Peralta Santos. San Ezekiel Moreno Diaz Agustinong Recoleto, misyonero, obispo ng Piniara at Pasto, patron ng mga may sakit ng kanser, patron ng mga Agustinong Recoleto sa Pilipinas. Ipanalangin mo kami. Santa Magdalena de Nagasaki, Agustina Recoleta, Viren y Martir, Patrona de la Tercera Orden de los Agustinos Recoletos. Sa pagdaong ng mga misyoneros Agustinong Recoleto sa bansang Hapon, sa panahon ng pag-uusig, si Santa Magdalena ay naging instrumento ng pagpapalaganap ng Kristyanismo. Siya ay naging tagapagsalin ng wikang Nihongo para sa mga katekistang Espanyol. Tumulong din siya sa mga Dominikano sa kanilang paghahayag ng mabuting balita. So, pang-abito ng mga Agustinong Recoleto, siya ay nagpahayag ng pananampalatayang Kristiyano at isinuko ang sarili upang hindi matuon sa mga kaibigang misyonero ang pansin ng otoridad. Siya ay pinahirapan at ibiniti ng patihari kasama ni San Lorenzo Ruiz hanggang sa mamatay. Ang kanyang mga labi ay sinunog at ang kanyang mga abon ay sinaboy sa baybayin ng Nagasaki. Napapasin ang hawak niyang dahon ng palmera na sumasagisag sa kanyang pagkamartir at isang buslo na sisidla ng mga gamit ng isang katikista. Ipinagdiriwang ang kanyang kapistahan tuwing 20 ng Oktubre. Ang imahe nito ni Santa Magdalena ay nasa pangangalaga ng pamilya Espiritu. Santa Magdalena ng Nagasaki, Birhen, Martir, at Patrona ng Tercera Orden ng mga Agustinong Recoleto. Ipanalangin mo kami. St. John's Stone of Canterbury, Priest and Martyr. Si St. John Stone ay sinadya ng mga tagapayo ni King Henry VIII upang piliting sumang-ayon sa diborsyong inihahain ng hari sa asawang si Queen Catherine dahil hindi siya mabigyan ng anak na tagapagmana. Ito ang mariing tinutulan ni John Stone. Binigyan din niya sa kanyang mga humiliya na ang diborsyo ay salungat sa mga turo ng simbahan. Dahil dito, ipinasa ng hari ang Act of Supremacy of 1534 na nagsasaad na siya lamang ang magiging kataas-taasang pinuno ng simbahan ng Inglaterra at hindi ang Santo Papa sa Roma. Ipinasa rin dito ang Treason Act na nagpapahayag na sino mang magtataksil sa kanya ay maparurusahan dahil sa patuloy ng pagsulungat ni John Stone sa mga nais ng hari. Siya ay ipinahuli, ikinulong, ipinakaladkad, ibinitin at saka pinugutan ng ulo. Kaya mapapansing tanga niya ang palmera ng pagkamartir at ang tanikala ng pagkatiit. Ang kanyang kapistahan ay pinagdiriwang tuwing 25 ng Oktubre. Ang imaheng ito ni San Juan Stone ay nasa pangangalaga ng pamilya Navoa at pamilya Cruz. San Juan Stone ng Canterbury,
hari at martir. Ipanalangin mo kami. Santa Rita de Casia, abogada de los casos imposibles. Sa pagkamatay ng kanyang asawa at dalawa niyang anak, itinuloy ni Rita ang kanyang naudlot na hangaring maging isang Agustina. Lumapit siya sa mga madre ng monasteryo ni Santa Maria Magdalena, ngunit dahil sa siya ay bahagi ng dalawang mayayaman at may impluwensyang pamilyang may sigalot, hindi siya pinahintulutang makapasok. Dahil sa kanyang matiyagang pakikiusap sa mga madre upang siya ay tanggapin, hinainan siya ng mga ito ng kondisyon na kung mawawakasan niya ang alitan ng dalawang pamilya, siya ay mapahihintulutang makapasok sa monasteryo. At sa edad na 36, ito ay kanyang napagtagumpayan. Sinasabi ngayon siya ay 60 taong gulang habang nagninilay sa harap ng isang krusipiho. Isang maliit na sugat ang lumabas sa kanyang noo na tila gawa ng isang tinik. Ang stigmata na ito ay kanyang tinaglay sa loob ng 15 taon. Ating ipinagdiriwang ang kapistahan ni Santa Rita tuwing 22 ng Mayo. Ang imahe niyang ito ay nasa pangalaga ng pamilya Faustino. Santa Rita, patrona ng mga hindi mangyari. Ipanalangin mo kami. Santa Clara de la Cruz de Montefalco, Virgen, Monja y Abadesa. Magtatatag sana ang magkapatid na Clara at Juana ng monasteryo para sa mga Pransiskanong laiko. Ngunit hindi pa matatag ang sangay na ito ng Orden ng Francisco. Kung kaya ito ay naitatag sa ilalim ng regula ni San Agustin, si Juana ang naging unang abadesa at sa kanyang pagkamatay ay agad na hinirang si Clara upang humalili sa kapatid. Si Clara ay nakaranas ng mga habang pangitain at pinakatanyag sa mga ito ang minsang pagkasalubong niya kay Jesus na pasan ang krus. Tinanong niya si Jesus kung saan ito tutungo at sumagot ito ng, "Hinahanap ko ang isang lugar kung saan ko maaaring itulos ang aking krus at ito ay natagpuan ko sa iyong puso." Kaya nang siya ay mamatay, ipinasuri ng mga madre ang kanyang mga labi at natagpuan niya sa kanyang puso ang imahe ng isang krus at ilang instrumento ng pagpapakasakit ng Panginoon. Sa kanyang abdo ay may natagpuan 3 bato na kung titimbangin sama-sama, ang bigat ay kaparis lamang kung titimbangin isa-isa. Sa kalaunan, ang 3 bato ay kinilala bilang manifestasyon ng Santissima Trinidad. Ang imaheng ito ni Santa Clara ay nasa pangangalaga ng pamilya ng dating Hermano Mayor, Pamilya Rodriguez Tenco. Santa Clara ng Cruz ng Montefalco, Virgen, Monja at Abadesa. Ipanalangin mo kami. San Juan Gonzales de Sahagun, Confesor, Predicador, Presbitero y Ermitaño. Bago pa naging Agustino si San Juan Gonzales, siya ay nag-aral muna sa ilalim ng pamamatnubay ng mga Benediktino sa bayan ng Sahagun sa Espanya. Ang mga kapatid niyang Benediktino ang nagbigay sa kanya ng tonsura, ang bahagi ng ulo na inahit upang maging tanda ng katalinuhan. Nang siya ay inordinahan sa pagkapari, siya ay pumasok sa pamantasan ng Salamanca upang magpakadalbhasa sa teolohiya. Sumailalim din siya sa isang operasyon upang tanggalin ang mga namuong asin sa kanyang bato. At ipinangako niya sa Panginoon na kung malalampasan niya ang pagsubok na iyon, siya ay papasok sa buhay relihiyoso. Kung kaya, siya ay napabilang sa mga ermitanyo ni San Agustin. Siya ay madalas na magnilay sa harap ng Santissimo Sacramento. Madalas niya itong makita na nagliliwanag sa oras ng misa.
Kaya ito rin ang naging pagkakakilanlan niya, isang kalis na may osyang nababalot ng kaningningan. Ang imahe ito ni San Juan Gonzales ay nasa pangalaga ng pamilya Clarín. San Juan Gonzales ng sahagun, kompesor, predikador, pari at ermitanyo. Ipanalangin mo kami. Santo Tomás de Villanueva, Padre de los Pobres, Arzobispo de Valencia. Nag-aral si Tomás Martínez García sa Villanueva de los Infantes, kung saan niya kinakuha ang kanyang pagkakilanlan bilang tagabayan ng Villanueva. Pumasok siya sa komunidad ng mga Agustino at naordinahang maging pari sa edad na 30 dahil sa talas ng kanyang mga humihiya. Pati mga kapwa niya obispo ay kanyang nakagalit. Kanyang inusig ang mga ito dahil sa kanilang imoralidad at marangyang pamumuhay. Kung kaya naglunsad siya ng isang sinodo na naglayong magkaroon ng reforma sa moralidad ng mga kapwa niya pari. Dahil lumaking mayaman at mapagbigay sa kapwa, muli niyang ipinatayo ang ospital ng Valencia na tinupok ng apoy gamit ang sariling salapi. Nakapagpatayo siya ng pamantasan para sa mga nagnais magbokasyon at ng isa sa mga mahihirap. At nakapagbukas din siya ng bahay ampunan malapit sa kanyang tahanan. Makikita siyang may dalang buslo ng salapi o kaya ay barya na inaabot sa isang kapuspalad. Ang tradisyonal na araw ng kanyang kapistahan ay tuwing 22 ng Setyembre. Ang imahe namang ito ni Santo Tomás ay nasa pangalaga ng pamilya Cunanan Cruz. Santo Tomás ng Villanueva, ama ng mga maralita, arsobispo ng Valencia. Ipanalangin mo kami. At ang pinakaunang Agustino na dumaan sa proseso ng canonization ay si San Nicolás de la Tolentino, confesor, presbitero, místico, patrono de las almas del purgatorio. Ang mga congregation saints o ang mga Agustinong hinirang na maging santo bago pa nagkaroon ng formal na proseso ng canonization ay pinangungunahan ni San Guillermo Ermitaño. Si Guillermo ay pinanganak sa Pransya at namuhay sa kasalanan. Sa kanyang pagbabagong buhay, siya ay nagperegrinasyon sa banal na lupain ng Jerusalem na tagubilin sa kanya ni Papa Eugenio III bilang pagtitika at pagsisisi sa kanyang mga kasalanan. Sinubukan niyang magkaroon ng reforma sa pamumuhay at alituntunin ng mga ermitanyo sa Toscana, Italia, ngunit siya ay nabigo. Gayunpaman, hindi siya sumuko. Tinuo niya ang maladisyertong lambak ng Maleval sa Grosseto upang doon manirahan, manalangin at magtika hanggang sa huling hininga. Binuo naman ng kanyang mga alagad ang isang sangay ng mga Agustino sa kanyang karangalan, ang ermita ni San Guillermo. Makikitang tama ng imahe ni San Guillermo ang krus ng pagninilay at latigo ng pagtitika. Kadalasang suot ng imahin ang kanyang balabal sa ulo bilang pagkukubli ng kanyang pagkatao, alinsunod na rin sa mga prinsipyong batayan ng pagiging ermitanyo. Ipinagdiriwang naman ang kanyang kapistahan tuwing 10 ng Pebrero. Ang imaheng ito ni San Guillermo ay nasa pangangalaga ng pamilya Cabinao at pamilya de Guzman. San Guillermo ng Maleval, monje at ermitanyo. Ipanalangin mo kami. San Fulgencio de Ruspe, obispo y abad de África del Norte. Nang si Fulgencio ay hiranging maging obispo, nagtatag siya ng dinabilang ng ministeryo sa Africa na nakabatay sa regula ni San Agustin. Dahil sa kanyang mga pangangaral na si Jesus ay parehong Diyos at tao,
Siya ay pinatapon sa Sardinya ng mga bandalong monopnosista na naniniwala lamang na si Jesus ay hindi tao, Diyos lamang. Ang pagkakatapong iyon ay nagdulot pa rin ng pagkakatatag ng mga monasteryo sa Sardinya. Sa panunungkula ni Helderico na isang katolikong bandalo, si Fulgencio ay pinabalik sa Ruspe at noon na niya nagawang mapasapalataya kay Jesus na Diyos at tao ang mga monopista. Bilang teologo, ang kanyang mga naisulat bilang pagsang-ayon sa mga naisulat ni San Agustin ay naging tanyag. Dahil tulad ni San Agustin, kanyang binigyan din ang pangangailangan ng tao ng grasya ng Diyos upang makapasok sa kalangitan. Katotohanang ayaw paniwalaan ng mga Ariano at Pelagio. Ipinagdiriwang ang kanyang kapistahan tuwing ikatlong araw ng Enero. Ang imaheng ito ni San Fulgencio ay nasa pangalaga. Sa pitong Agustinong Martir ng Gaxa, tumisya nung ito ay salakay ng mga Moro. Tinatayang 15 taong gulang lamang siya nung siya ay mag-alay ng buhay para sa ating pananampalataya. Bago siya paslangin, siya ay binigyan ng pagkakato na tumalikod sa kanyang pananampalataya at mga kasama na buong tapang at paglilingkod sa Diyos niyang sinagot ng... Walang makapaghihiwalay sa akin sa aking amang si Liberato o sa mga tinuturing kong mga kapatid sa monasteryo na umaaruga at nagpalaki sa akin. Natutunan ko sa kanila kung paano matakot sa Diyos at ninanais kong magpakasakit kasama nila. Dahil ako ay umaasa na kami ay sasapit sa kalwalhatian, dahil nilalayo ng Panginoon na kami ay magsalo-salo sa pagiging martir. Mapapansin sa imahen ang wangis sa isang inosenteng bata na tumatanggap ng tonsura ng pagkamongye. Tanga niya ang palmera ng pagkamartir at ang sagwan ay pinanghampa sa kanyang ulo hanggang sa siya ay bawian ng buhay. Ang imahen ito ni San Maximo ay nasa pangangalaga ng Pamilya Villanca, Marcos at Pamilya Santos. San Maximo, batang monghe at martir ng Gapsa. Ipanalangin mo kami. San Rustico y San Siervo de Gapsa, subdiakanos y martires. Kasama ni San Maximo sa pagkamartir, sina San Rustico at San Severo na mga subdiakon ko. Ang subdiakono noong unang panahon ay isa sa mga naglilingkod sa altar na ang pangunahing tungkulin ay awitin ang espistola, tangana ng ebanghelaryo habang ipinahayag ng diakono ang salita ng Diyos at ihatid sa mesa altar ang patena at kalis na magsisilbi namang munduyan ang katawan at dugo ni Kristo. Ang huling patong ng kanilang bestuduras ay tinatawag na tunisela.
Ito ay mas payak kung susuriin kaysa sa suot ng diakono na tinatawag namang dalmatika. Kapansin-pansin isa lamang ang guhit ng pahalang sa dibdib nito. Ito ay upang makilala ng mga may suot nito ay isang subdiakono. Ang kulay na pula at ang tangan niyang palmera ay sumasagisag sa kanilang pag-aalay ng buhay para sa pananampalatayang Kristiyano sa baybay ng Gafsa sa Tunisia. Ang mga imahe ni San Rustico at San Servo ay nagdiriwang nakapistahan tuwing 26 ng Agosto ay nasa pangangalaga ng pamilya Imperial San Agustin at Santos. San Rustico at San Siervo, mga subdiakono at martir, ipanalangin niyo kami. San Bonifacio de Garza, diakono y martir, kasama ni na San Maximo, San Rustico at San Siervo, sa kanilang pagkamartir si San Bonifacio na isa namang diakono. Sila ay nagpapakadalubhasa sa paghimay ng banal na kasulatan upang makapagbahagi ng homilya. Kung ating mapapansin, sa tuwing may diakono sa pagdiriwang ng banal na misa, siya ang bumabasa ng ebanghelyo at kadalasang nagtutuloy sa pagbabahagi ng homilya. Ang pinakahuling patong ng vestiduras ni San Bonifacio na kulay rosas ay tinatawag na dalmatika. Ang dalmatika ng isang diakono ay may dalawang guhit na pahalang, samantalang ang tunsela ng subdiakono ay iisa lamang ang guhit na pahalang bilang pagkakakilanlan. Mapapansin din ang insensaryo na maliit, malimit gamitin sa tuwing ipapahayag ang salita ng Diyos at sa serye ng pag-iinsenso pagkatapos na ialay ang pinapayat-alak na ikokonsagra. Makikita rin sa imahe ang palmera ng pagkamartir dahil tulad ni San Maximo, siya ay pinaslang dahil sa kanyang pananampalatayang Kristiyano. Ang imahe ito ni San Bonifacio ay nasa pangalaga ng pamilya Fernando Ramos. San Bonifacio, diakono at martir ng Gafsa. San Bonifacio, ipanalangin mo kami. San Liberato de Gafsa, abad y martir. Si San Liberato ang punong monghe ng pitong Agustinong martir na pinaslang sa Gafsa nang magkaroon ng dekreto ng banda ng hari na si Henrico na ipinasarawahat ng mga monasteryo kung saan sila ay hindi nakaligtas. Ang mga monghe ay ikinulong at di naglaon ay pinag-utos na paslangin dahil ayaw nilang talikuran ang ating Panginoon. Ilang ulit tinangkang sunugin ang bangkang nagluyulan sa kanila, ngunit ito ay hindi masunog-sunog. Ipinasya ng hari na sila ay ibalik sa dalampasigan upang doon paghampasin ng sagwan sa ulo hanggang sa mamatay. Ang kanilang mga labi ay tinapon sa dagat na siya namang iniahon ng kanilang mga kasamahang hindi natakip upang mabigyan ng isang marangal na libing. Tanga ng imahin ang isang bangka ng kumakatawan sa dapat sana ay paraan ng kanilang pagkamartir, ang pagsunog sa kanila ng buhay sa laon. Ang kapistahan ng pitong martir ng Gafsa ay ating pagdiriwang sa 26 ng Agosto. Ang imaheng ito ni San Liberato ay nasa pangangalaga ng pamilya Flores Yabut. San Liberato ng Gafsa, abad at martir. Ipanalangin mo kami. San Posidio de Calama, obispo, disipulo, kompanyero y biógrafo de San Agustín. Si Posidio ang siyang unang sumulat ng talumbuhay ni San Agustín, kung saan niya itinala ang halos 4 na dekada nilang pagkakaibigan. Kasama si San Alipio, isa siya sa mga unang naging bahagi ng unang komunidad na itinatag ni San Agustín sa ilalim
ng pamamatnubay ng regulang kanyang akda. Noong siya ay hirangin maging obispo ng Calama, kanyang nakabanggaan ang mga donastistang mapagpaimbabaw na naniniwalang ang simbahan dapat ay pinamumunuan lamang ng mga banal at hindi ng mga makasalanan. Dahil upang maging kalugod-lugod ang mga panalangin ng sangkaparian, sila dapat ay walang mantsa sa kanilang pagkatao. Nakasama niya si San Agustin at Alipio sa Konseho ng Cartago o sa Sinodo ng Cartago upang formal na makipagtalakayan sa mga donatista. Ngunit hindi pinag-ukulan ng kanilang pinuno ang paanyayang debate ni Pasillo. Nang lusobi ng bandalong hari na si Henerico ang Calama, siya ay pinatapon ito palabas ng bayan. Sa pagkakatapong iyon, sinimula niyang isulat ang talambuhay ng kanyang matalik na kaibigan na si San Agustin. Ipinagdiriwang ang kanyang kapistahan kasabay na kapistahan ni San Alipio tuwing 16 ng Mayo. Ang imahe ito ni San Pasillo ay nasa pangangalaga ng pamilya Katindig Whiting. San Pasillo ng Calama, obispo, disipulo, matalik na kaibigan at autor ng talambuhay ni San Agustin, ipanalangin mo kami. San Alipio ng Tagaste, obispo, disipulo, ikompanyero de San Agustin. Si Alipio ay naging estudyante ni Agustin sa Cartago. Di naglaon, kinilala ni Agustin si Alipio bilang kanyang kapatid sa damdamin dahil paret sabay nilang ginawa ang kanilang mga pagkakamali sa buhay at sabay din biniyaga ni Ambrosio noong taong 387. Madalas din siyang mabanggit sa akda ni San Agustin na confessionist at doon kinuha ng mga historiador ang kanyang pagkakakilanlan. Ang kanyang kapistahan ay pinagdiriwang ng mga Agustino kasabay ng kaisang Pasillo tuwing 16 ng Mayo. Ang imaheng ito ni San Alipio ay nasa pangangalaga ng pamilya Santos Rodriguez. San Alipio ng Tagaste, obispo, disipulo at matalik na kaibigan ng ating patron si San Agustin, ipanalangin mo kami. Ang hanay ng mga pintakasi ng banal na orden ni San Agustin. Señor San Jose, protector de la orden de San Agustin y de la orden de los Agustinos Recoletos. Ang pagpaparangal kay San Jose tuwing 19 ng Marso ay nagsimula pa noong 10th century. At dahil ang dakilang kapistahan ito ay kadalasang napapaloob sa mga pagdiriwang tuwing Kwaresma, pinahintulutan ng Vatikano ang mga Recoleto na ilipat ang pagdiriwang sa 3rd linggo ng muling pagkabuhay na naging ugat naman ng paghirang ng mga Agustinong Recoleto kay San Jose bilang tagapagtanggol ng kanilang orden. Taong 1772 nang ang pangangaral kay San Jose bilang protektor ng orden ni San Agustin ay sinimulang tangkilikin. At taong 1870 nang si San Jose ay hirangin bilang patron ng pandaigdigang simbahan ni Papa Pio IX. Taong 1989 naman nang hirangin ni Santo Papa Juan Pablo IX si San Jose bilang Redemptoris Custos o tagapagtanggol ng tagapagligtas na nagbibigay diin sa pangkibahagi ni San Jose sa pagtubos ni Jesus sa sala ng sanlibutan. Ilan pa sa mga titulo ni San Jose ay bilang modelo ng mga ama, protektor ng mga pamilya, huwaran ng mga manggagawa at patron ng mabuti at masayang kamatayan. Ang imahe ito ng Patriarka San Jose ay nasa pangangalaga ng pamilya Alcaraz at pamilya Roberto. Señor San Jose,
tagapagtanggol ng orden ni San Agustin at ng mga Agustinong Recoleto. Ipanalangin mo kami. Señor Santo Niño Jesús de Cebu, Patron de la Provincia Agustiniana de Cebu. Ang orihinal na imahe ng Santo Niño de Cebu ay regalong handog ni Fernando de Magallanes kay Haring Humabon sa kanya ibinigay noong 1521 noong dumaong si Miguel López de Legazpi sa Cebu noong 1565 kasama ang anim na misyonero Agustino. Sinubukan niyang muling hikayating tumalima sa pananampalatayang Kristiyano ang mga naroroon. Ngunit ang mapayapang pakikipag-ugnayan na kanyang hangad ay hindi may sa katuparan kung kaya napilitan siya puksain ang lugar. Sa mga labi ng panununog, natagpuan ang isa sa kanyang mga kasama ang imahe ng ninyo na nakasirid sa isang kohong. Sa mismong lugar na iyon ay nagtayo sila ng isang simbahan na ating ngayon kinikilala bilang pinakamatandang parokya sa Pilipinas, ang Basilica ng Santo Niño de Cebu. Ipinagdiriwang ang kapistahan ng Santo Niño de Cebu tuwing ikatlong linggo ng Enero. Ang imahe ng Santo Niño ay nasa pangangalaga ng Pamilya Ortiz Clarín. Pinakamamahal namin ni Santo Niño Jesús de Cebu, Patron ng mga Agustino sa Pilipinas. Maawa ka sa amin. Nuestra Señora de la Salud, Devoción Particular de la Orden de los Agustinos Recoletos. Noong mga panahong buhay pa ang matandang Intramuros, isa sa pinakatanyag na pagdedebosyon sa titulo ng Mahal na Birhen ay sa imaheng pinararangalan ng simbahan ni San Nicolás na tinatawag na Maitim na Birhen o ang Birhen de la Salud na dinala ng mga misyonerong Agustinong Recoleto sa Pilipinas noong 1623. Masasabing ang pamimintuho ay maihahambing sa lawak ng pagdedebosyon sa Virgen de la Naval de Manila. Sa kasalukuyan, muling pinalalaganap ng mga Agustinong Recoleto ang pagdedebosyon sa Mahal na Birhen sa ilalim ng titulong ito. Mula sa unang linggo ng Pebrero, inilipat ang pagdiriwang ng kapistahan ng Mahal na Birhen sa 17 ng Nobyembre. Ang imahe ito ng Mahal na Birhen ng Kalusugan ay nasa pangangalaga ng Pamilya Gutierrez, Ignacio at Taruk. Nuestra Señora de la Salud, pinipintuho ng mga Agustinong Recoleto sa Pilipinas. Ipanalangin mo kami. Nuestra Señora de la Regla, Patrona Personal de San Agustin. Ayon sa matandang tradisyon, ang pinakaunang imahe ng Birhen de la Regla ay inukit ni San Agustin noong isinusulat niya ang Regla, Rule of Life o alituntunin ng kanyang orden. Inilikas ng mga monghe ang imahe ng Birhen sa Espanya upang iligtas sa mga bandalo na lumusob sa Afrika noong taong 433. Doon ay tila nalimot ang pagdedebosyon sa Birhen hanggang ito ay mapakita sa panaginip at itinuro ang kanyang kinaroroonan sa loob ng isang kahon sa ilalim ng isang puno. Sa lugar na iyon sa Chipiano ay itinayo ang simbahan sa karangalan ng Mahal na Birhen de la Regla bilang pakilala sa mga himalang naitala dahil sa pagdedebosyon sa imahin dito sa Pilipinas at dahil sa lawak ng pagmamahal sa kanya. Ginawaran ito ng Santo Papa Pio XII ng Pontifical Coronation noong 27 ng Nobyembre 1954. Ang imaheng ito ng Mahal na Birhen na nagdiriwang ng kapistahan tuwing November 21 ay nasa pangangalaga ng Pamilya de Leon. Nuestra Señora de la Regla, Personal na Patrona ni San Agustin. Ipanalangin mo kami. Los festejados, ang mga pinararangalan at ipinagpipistang patron ng banal na orden ni San Agustin. Santa Monica de Tagaste, La Madre de San Agustin, Espejo de las Esposas
Modelo de Madres Consuelo de Viudas. Asawa ng isang pagano at ina ng tatlong anak si Santa Monica. Siya ay dumanas ng matinding hirap sa pagiging pariwara ng kanyang anak na si Agustin sa kabataan nito. Sa loob ng 17 taong pagtitiis, pananangis at pananalangin gabit araw, kanyang ikinagalak ang pagbabalik loob ng kanyang anak sa pananampalataya. Matapos binyagan si San Agustin sa Milan, sila ay naglakbay pabalik ng Africa. Ngunit siya ay nabutan na ng kamatayan sa Ostia. Ang kanyang mga huling kataga ay, "Anak, wala na akong hinahangad pa sa mundong ito. Kung bakit pa ako nandito, o kung ano pa ang kailangan kong gawin, ay hindi ko na alam. Sapagkat lahat ng hangarin ko ay natupad na. Ang hiling ko lamang sa Diyos noon ay ang makita ka bilang isang Katoliko bago ako mamatay. Ang aking Diyos ay lubos itong ipinagkaloob sa akin upang ikaw ay makita kong talikdan ang kamunduhan at maging isa sa kanyang mga lingkod. Ano pa ang ginagawa ko dito?" Ang antigong imahe ito ni Santa Monica ay nasa pangalaga ng parokya ni San Agustin at ng pamilya Rodriguez Tento. Santa Monica, ina ni San Agustin, salamin ang mga asawa, huwara ng mga ina, aliyon ang mga biyuda. Ipanalangin mo kami. San Agustin de Hipona, Padre y Doctor de la Santa Iglesia, Doctor de la Gracia, Obispo, Gran Escritor y Teólogo, Patron de Baliwan. Makatapos niyang magbalik loob, si San Agustin ay naging obispo ng Hipona. Marami siyang naisulat na siyang nagpalabong sa filosofiya at teolohiya ng kanyang panahon. Isa dito ay ang doktrina patungkol sa salang orihinal at sa grasya ng Diyos. Kanyang iniin at kinakailangan natin ang mabinyagan at kinakailangan natin ang mga grasya at biyaya ng Diyos upang tayo ay maligtas. Hindi mabilang ng mga panalangin ang pinaniniwalaang sinagot ng ating Panginoon sa pamamagitan ng pagdedebosyon sa patron San Agustin. Ayon sa kwento ng mga matatanda, noong ang mga kabukiran ng Baliwag ay sakupan ng ating parokya, sa tuwing ang mga magsasaka ay mga ngailangan ng tubig, hinihiling nila sa kura paroko na ilabas ng simbahan ang imahen ng ating patron. Kanilang hinihiling na ito ay nailabas upang sila ay mabiyayaan ng ulan. Sa tuwing ang init ng araw ay nakasasalanta na sa kanilang mga pananim, at sa tuwing ito ay ilalabas ng simbahan, alam na ng mga magsasaka na sila ay diringgin ng Panginoon at bibiyayaan ng ulan, gaano pa man katindi ang init at sikat ng araw. Kung kaya sa tuwing lalabas ang imahe ng patron San Agustin, ay inaasahan na ang pag-ulan. Ang matandang imaheng ito ng ating patron San Agustin ay nasa pangangalaga ng ating parokya at ng pamilya ng dating Hermano Mayor George Alan R. Tenco. San Agustin, pintakasi, tagapangalaga at tagapagtanggol ng Bayang Baliwag. Ipanalangin mo kami. Sa punto po ito, ang lahat ay muling inaanyayahan upang makiisa sa pagdarasal. Abaginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoon Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Nuestra Señora de la Consolación y Corea, Patrona, Reina y Madre de la Orden de San Agustín. Ang titulong ito ng Mahal na Birhen ay pinipintuho dahil sa pamamagitan niya. Ipinadala ng Diyos ang kanyang bugtong na anak
ang aliw ng sanlibutan? Ayon sa tradisyon, si Monica ay tunay na nag-aalala sa kanyang anak na si Agustin na napapalugnok sa mga di kanais-nais na mga gawain. Sa ganitong kalagayan, walang katapusang panalangin ang inialay ni Monica para sa kanyang anak. At ayon sa tradisyong Agustino, ang mahal na birhen ay nagpakita sa kanya. Sa pakikiramay o konsolasyon ng birhen sa mga dinadalang hirap ng kapwa niya ina, ibinigay niya ang kanyang sintas, sinturon o koreya kay Monica at pinasuot ito sa kanya bilang tanda ng kanyang di magmamalyo na presensya. Sinabi din ng birhen na ito ang tanda ng pagwawakas ng kanyang pagtitiis at hudyat ng pagbabalik loob ng kanyang anak ng si San Agustin. Isinuot ito ni Santa Monica at noong nagbagong buhay ang anak na si Agustin ay siya nito binigay sa kanya bilang tanda ng pagkakandili at pagsasanggalang ng mahal na birhen. Sa pagtatatag ni San Agustin ng Ordeng Agustino, bahagi ng kanilang abito ang Korea, tanda ng pangako ng mahal na ina at ng paalala ng pagiging malinis ng kaluluwa at katawan. Ang tagoring ito ng mahal na birhen ay pinagpipista tuwing 4 ng Setyembre, samantalang ang imahe ay nasa pangangalaga ng pamilya Rodriguez Tenco. Nuestra Señora de la Consolación y Corea, patrona, reina at ina ng orden ni San Agustin, ipanalangin mo kami. At bilang panglakas, bago tuloy ang lumahok ang karosa ng mahal na birhen, ating pundasaling sabay-sabay. Luwalhati sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo. O para noon ang una, ngayon magpakilanman, magpasawalang hanggan. Amen. Ang Baliwag Agustinian Possession ay isa sa mga legacy project ng Comité de Festejos 2014-2020 sa pamumuno ni Papal Knight George Alan R. Tenco, Knight of St. Gregory the Great at pinahintulutang idaos ni Reverendo Monsignor Andres S. Valera.